gumaganda na siya. Ito yung at last rose. Medyo lumalaki-laki na yung bulaklak nito. Yung size niya. So, ito po yung ating serrano pepper. Mag-harvest tayo kasi gagawa ko ng food ng mga ibon. So guys, as you can see this plant, ang dami-dami niyang mga bulaklak. Dami na rin siyang mga maliliit na bunga. This is a happy plant, guys. Yun nga lang, meron siyang konting problema. Iron deficient siya. Pero nag-treat na ako nito couple days ago. So ayan, ang dami. So yung nangyari, the other day guys, so naputol. Kasi naglalagay ako nitong cage, yan, support system ng plant. Naglagay ako nito. At hindi ko namalayan na naputol siya. So, okay lang. Tsaka, alam nyo kung anong gagawin ko dito sa plant na to. So, ikakarga ko ito sa aking car. Pag lumarga ako papuntang Miami. The whole thing. Ito. Bali, sa ilalim niya, babalot ko lang siya ng garbage bag sa ilalim. Hanggang dito. Hanggang sa, i-close ko siya dito. Sa garbage bag. Para, of course, hindi madumihan yung ating car, So, dadalhin ko siya sa Miami. Ibibigay ko siya doon sa ate ko. Para meron silang mga pepper plants. Diba? Ang saya-saya. Ang daming bulaklak. Dami na rin siyang bunga. Tsaka alaga na po yan, nag-fertilize na ako dyan. Tsaka healthy na yung kanyang soil niyan. So, like I said before, itong mga ito, wood chips ito, pag na-breakdown siya, magiging fertilizer ng ating halaman. So, ito din. Pakaan natin ito. We're gonna put this in the lalagay natin yan mamaya sa ating bird food. So, i-chop-chop ko ito. Lahat-lahat ng mga peppers na tatanggalin ko today para sa mga ibon. Also, this plant guys, jalapeno plant ito. As you can see, ang dami niyang bunga. Malalaki tsaka maliliit. This one is so big. So, meron siyang maraming bunga na ganito pa lang siya. Maliliit pa lang, as you can see. It's all over. Ayan. Tsaka, it's a little bit bushy na siya. So, I'm thinking, tatanungin ko muna yung ate ko kung mahilig ba sila sa maanghang. Jalapeno kasi ito guys, maanghang talaga ito. So, pag sinabi niya mahilig sila sa maanghang, at gagamitin nilang jalapeno, then dadalhin ko rin ito sa Miami guys. Ayan, isang puno yan dyan. Pwede ko pang dagdagan dito ng isa pa. Ayan, see? Only if they gonna eat it. Only if they want manghang, then dadalhin ko sa Miami. Pero kung hindi naman, then it stays here. So ayan na guys, oh. Nag-sprout na sila yung mga pinagtatanim ko sometime last week ko to. Kailan ko ba tinanim to? Last week ba? I think so. And then this was the planted the week before. Ayan, ang dami na naman siya aphids. Ayan guys, we can have a lot of sitaw. Ito rin.
So harvest lang kami ng harvest dito kasi ginagamit nga namin. So hindi siya bushy. Tsaka kaka-fertilize ko lang guys today. Nag-fertilize ako dyan. So sa tatlong hole na to, may fertilizer yan. Kale. Tinanim ko siya during springtime. Meron na naman akong katatanim lang na kaka-sprout lang. So hindi siya ganun kalago, it's not that bushy kasi nga naka-plant lang siya dito sa container. So hindi sila happy. Pero it's okay. Yeah. Baka i-transplant ko rin siya sometime soon. But let's take some dahon para sa ating mga alaga, mga alagang parrots. Yan po talaga kasi ang reason kung bakit nagpa-plant ako ng mga vegetables kasi bukod na makakain din namin, makakain din sila ng mga parrots namin. So hindi na ako talaga bibili. O di ba, nakaka-save tayo. So ayan, meron pa dito. Nakaka-save po talaga tayo. So pagdating sa pagkain lang ng mga ibon, as in ang laki po yung nasa save ko na pera. Kasi hindi na ako bumibili. Hindi na po talaga kasi ako bumibili ng para sa makakain ng mga ibon ko. Except lang yung walnut tsaka pecan, talagang kumakain sila noon. So talagang binibili ko yun. Pecan tsaka walnut. Oh, the ganda. Herbs they can also eat as long as we chop them. Well, we can chop them or we don't, they still gonna eat it. So let's take some parsley para sa ating mga ibon. Ayan, i-chop ko ito guys. I'm gonna chop it so they can have some. Ayan, okay na yan. So ito naman guys is broccoli and cauliflower ito dito, yung mga nasa grow bags. As you can see, hindi ko sila na-arrange kasi I'm actually getting ready to pull them out. But look, I'm pulling them out kasi springtime ko pa sila tinanim as in hindi sila nag-produce, like nothing. Now look at this, ipu-pull out ko na sila yan na namumulaklak na. So, before pa makain ito ng mga peste dito sa aking garden, ay kukunin na natin. Papakain natin sa parrots. Kasi nakakain din ito ng mga parrots, guys. So, I'm not sure. Is this a cauliflower? Yan, may pest dyan sa lobo. As you can see, may mga pest tayo dyan. But it's okay kasi pakain natin to sa mga ibon. So, let's take this, guys. Ayan. So, syempre, hugasan natin ito bago natin talihin sa loob ng house. See? I think this is a cauliflower. See? So, what we also gonna do, guys, kita nyo to, cornflower ito. Ayan. Tapos na silang mamulaklak. Cornflower tsaka rudbeckia. They're done for the season. So what I'm gonna do, harvest ko na rin yung mga seeds kasi dry na to eh, para ma-save natin and then we can plant them. Ang dami-dami ko doon na-save eh. Hindi ko pa na-plant pero marami na rin akong na-plant na nag-sprout na sila as in ang ibang malalaki na eh. So we're gonna sow them for next year, para next year yung yard natin is ito. Yung buong yard, punong-puno ng mga bulaklak ito next year. Of course, punong-puno rin ng mga vegetables. And next year, I'm gonna plant everything right. So, I'm gonna plant vegetables according to Zone 9 planting schedule. So, this year kasi
This year, last year, wala akong pina-follow ng schedule kasi hindi pa ako sure kung magstay ako dito sa house na to or mag-move out. So, actually, April, nitong May lang, nitong June lang talaga ako nag-decide na magstay ako dito sa house na to. So, ayan. Ayusin natin next year para mas madami pa tayong ma-harvest na mga gulay. Mga cornflowers na kailangan natin i-harvest ang mga seeds. Ayan. Let's do it. Dry na sila guys, nagkakanda hulog na. Look guys, Dailin found a wallet, somebody's wallet. So I have to figure out who it is so they can pick it up. Of course guys, we're gonna contact the person who owns this so they can pick it up. We're gonna cut down the flower stalk kasi wala na to eh. Tapos na silang mamulaklak guys, they're done for the year. Bayan. Ah, ayaw niya pa umalis. So, whatever is still here, syempre, tanggalin natin yan.
Kasi we're gonna try as much seeds as we can so we can grow them. You can see, guys, nakat down ko na ang rudbeckia, and all that's left is yan yung asparagus. So kailangan kong ilipat itong asparagus na to at some point, sometime soon lilipat ko siya. I'll show you. So ililipat natin yung that asparagus right over here in this spot kasi yung iba nalipat ko na. Ayan, apat yan dyan, nalipat ko na. And we just gonna add tatlo yung nando doon, pero kasi maliliit sila, so pagsama-sama ko na lang, and they gonna be planted right here. Look at that, guys, so pretty. Ang ganda-ganda ng mom na ito. Another mom over there. So cabbage, and then romaine lettuce, and then meron tayong mga strawberries dito. Pinatubo ko yan from seeds, guys. Yung isang malaking strawberry na binili ko from, well, of course, isang pack yun. Binili ko sa store. So nag-save ako na isang strawberry, and then pinagtatanggal ko yung seeds niya, and then pinatubo ko. Ito na siya. Also, ito na lahat ng mga rudbeckia seeds, guys. As you can see, ang dami-dami. So, I'm gonna try to give the seeds away. Or, I'm just gonna go ahead and seed sow them ngayong December. And we'll see how many we can have. Para next year, mamumulaklak sila.